guys, my name is Don Terso and welcome to my channel Bikers Zone Philippines. Okay guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo kung paano i-check o ma-determine na yung regulator mo ay kailangan ng palitan o depektibo. Pag ang iyong XR po guys ayaw na mag-start, huwag po bibili agad ng battery. Kailangan po nating i-check o i-troubleshoot para 100% po tayo na battery talaga ang diferensya. Baka kasi okay pa sana yung battery mo, tapos regulator pala yung may problema. Kasi kadalasang nangyayari sa iba guys, bibili agad sila ng battery, tapos after 1 week, lobat na naman. Yung iba naman guys, dadalhin yung motor nila sa mekaniko dyan sa tabi-tabi, tapos sasabihin ng mekaniko, ay, lobat lang pala, bilhan mo na lang ng bagong battery. Ayun, after 1 week, lobat na naman. Okay guys, ganito po mag-test ng voltage regulator. Kapag wala pong diferensya o problema yung regulator mo, pag tinanggal mo yung battery or i-disconnect mo yung battery, hindi po namamatay yung makina. Kapag namamatay naman yung makina pagka disconnect mo ng battery, may problema po yung regulator mo. Okay guys, i-demo po natin. Ito po yung working regulator ko po na ikinabit. Ayan, sa Skygo 150 po yan. Okay, try po natin. Okay guys, tanggalin na po natin o disconnect na po natin yung battery. Ayan, hindi namamatay kasi working po yung regulator niya. Take note guys, take note, yung i-disconnect niyo po yung positive ng battery, huwag po yung negative. Now, ngayon guys, ito po yung regulator na may problema o depektibo. Genuine po yata to. So ikakabit po natin yan. So ayan guys, naikabit na po natin guys. O ayan, may serial pa yata tong Genoa na to, pero may problema. So ayan, check natin. Ayan, yung output niya naka-connect sa harness para charge sa battery, tapos yung tatlo naman naka-connect sa stator coil. Okay, check na natin kung mamamatay ba talaga. Yan. Okay guys, tanggalin na po natin yung connection niya. Ayan, namamatay talaga guys. So ulitin natin guys, baka tsamba lang namamatay yun. Disconnect po natin ulit guys. Ayan, namamatay talaga guys. Okay guys, ulitin natin pangatlong beses guys para hindi talaga sasabihin tsamba lang namamatay. Okay guys, disconnect ko na guys. Ayan guys, namamatay talaga pangatlong beses na guys. So ngayon guys, pagkatapos mong i-check yung regulator mo, tapos okay naman, walang problema. So the possible problem is baka yung stator coil mo yung walang boltahe. So ngayon guys, check po natin yung stator coil po natin. Since wala po tayong multi-tester, gagamitan po natin ang improvised
Anong tawag mo nito? Bulb tester yata o hindi ko po alam. Okay, ikabit mo yan sa ground sa head para sigurado. Oh, ayan. Oh, ayan, may boltahe talaga. Then sa kabilang terminal. Okay, yan, may boltahe din. Sa pangatlong terminal. Okay, ayan, may boltahe. So nagbe-blink talaga yung bulb, guys, kasi blinker po yan. So pag walang boltahe, ibig sabihin sira yung stator okay, power. Okay, guys, maraming salamat at sana nagustuhan niyo po itong video na to at nakatulong po sa inyo. Kung natuwa po kayo, guys, sa video na to, paki-subscribe na lang po para ma-update po kayo sa mga susunod ko po nga video. And thank you for watching, guys. If you like this video, please hit the subscribe button.